19 ang naitalampatay habang 19 din ang sugatan sa panahon ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Commission on Elections spokesperson Lex Lodiaco, na itala ang mga nasawi at sugatan mula sa 29 na validated election-related incidents mula Agosto 28 hanggang kahapon na mismong araw ng halalan, October 13. Karamihan sa mga ito anya ay naganap sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao at Bicol Region. Sa interview ng RMN Manila, sinabi ni Lodiaco na may mga nahuli ng mga suspek at agad silang sinampahan ng patong-patong na kaso. Ito po kahapon mula po doon sa naunang mga kaganapan sa Lanao del sa Mindanao del Norte, sa Dato'o din Sinsuan, hanggang din po sa Palawan na nanira ng balota. Lahat po ay minahuli po dyan ang ating PNP-TAP. Lahat po ng nahuli ay dinala sa piskalya, na-inquest po sila at nasampahan ng kaso po under the revised penal code. At ngayon nga po, pati po ang paglabag sa election laws, yung threat, coercion and violence, paninira, destruction of election property. So nagkapatong-patong po ang kanilang kaso isasampa at makakaasa po tayo na ang COMELEC po ay hindi itigil dito na ipakulong sila, mapatawan ng mga parusa na katulad ng perpetual disqualification for public office, pati na rin po yung ating forfeiture of the right to suffrage. Nabatid na may 113 pang isidente na may kaugnayan sa halalan ang patuloy na iniimbestigahan ng COMELEC.